tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Titingnan mo, pag sinabi mong Bandai's, mababok, metal, may mga tattoo, ganyan, naka-black lahat, ganyan. Parang kabaliktaran kayo nun eh. So, colorful kayo, medyo well presentable, ganyan. Hindi kayo galit sa mga photos nyo. So, it's parang, ano eh, it resembles something like a Korean boy band or European or ano eh, American boy band. So, yan. Kwento mo kami, paano nag-start yung gintong, ano? Genre namin. Mm-hmm. So, kami po kasi talaga, magpe-friends kami ever since, parang high school pa lang. Then, back then, yung mga music na piniplay namin is more on rap din, acoustic, OPM, as usual din. Pero, we decided kasi na mag-isip ng bago. Gaya nung nabanggit nyo, sir, parang para maalis yung boundaries natin or yung parang division between different genres. So, pinag-conceptualize kami kasama yung record label namin ng parang bagong sounds. Then, we end up na, ayan, more like EDM. Na mix siya sa other genre na like parang yung Soul Beat po medyo rock na medyo EDM talaga siya. So right after that we enjoyed it naman yung bagong genre namin kasi originally hindi talaga ito yung genre naman namin eh. Nakikinig kami ng mga sobrang metal din pero nung nag deep dive kami and nag-isip kami ng bagong concept sobrang na-enjoy din namin kasi nung na-experience namin na paghaluin yung mga iba't ibang genre doon mo makikita na makakapag-produce ka nga ng kakaibang sound. And kaya po, ganun yung end result ng genre namin. And marami pa po kaming pine-prepare na other mix. Like for example, meron kaming hinahanda na mixed genre of EDM, rap music, saka ng reggae music. So meron kami na mga sobrang pop na minimix naman namin sa ibang genre. Like medyo metal. Kanta na aming kanta na pinipreter po. Pero yun po, nagsimula lang din kami as magpiprint talaga. And ngayon, nandito na po kami sa harapan nyo as Beat Label Band. Okay, thank you. Okay, so actually yung ginagawa nyo na ano na itong genre no, or whatever ano it is na bagong type of music. Meron na ring iba ako narinig no, na gumagawa nito local. Yun nga lang, syempre, it's something new pa rin considering na parang hindi mo pa siya parang parate na naririnig. But of course, okay din na you guys are pushing this parang new thing. Kasi lahat halos ng mga genre na nagsimula na parang non-conventional or let's say parang hindi pa talaga accepted ng ano. Medyo minsan may konting struggles start eh. Like for example, nung 80s or early 90s, sabi ko yung there are crowd na talagang metal, yung crowd naman na hip-hop, nag-aaway yan sa labas eh. Aba. Tapos eventually, dumating yung... So eventually, biglang ito na yung Korn, ito na yung Rage Against the Machine, and even before that, yung combination ng Public Enemy and Anthrax. So parang at that time nung medyo early stage medyo parang hindi pa ganun ka accepted eh. But of course I'm happy that you guys are pushing through this new discovery sa music or sabihin nating parang your new genre. So tuloy nyo lang yan. Sige. Thank you. So, sige, pati muna tayo. Marami kayong nag-message sa atin dito. We have Marlene Ramirez from Singapore. Ayan. Welcome sa NAPALM. Maraming salamat. Shout out po. Hello. We have Miggy Bernadeth by... Hi, Miggy. Hi, Bernadeth. Ayan. Ayan. So, marami-rami na sila. Okay. Another question for Mix. Ito, medyo nadaan na natin kanina to. Pero syempre, gusto ko pa rin malaman yung influence ng banda. Sino yung mga banda na panakikinggan nyo or nag-influence dyan sa sound nyo ngayon?
So yeah, sige, mix. Is ko to ba? Mix. Pwede. Sige, wala. Ano, okay lang. Sige, ikaw muna mix. Yun nga po, sabi nyo nga po kanina as yung videos as po na our music po is influenced by Western, Korean, Japanese po. Yun po, kaya po, we seek for new flavors po ng music. Pag po, the more na mas unique yung sound, the more na mas sisip po kami na parang, uy, okay po. Ako personally po, ang pinaparinggan ko po, ang malaki pong influence pag gumagawa po ng kanta is like, Lainey po, the 1975. Mga western. Okay. Sige. Actually, ano, no, parts? Yes. I'm trying to recall the time, no? Yung during the 80s, yung early 80s. Nung pumasok yung Depeche Mode dun sa new wave music. Yes. Totally different eh. I mean, nandun yung Spandau Ballet, nandun yung Duran Duran. Boy band. I mean, with drums, with guitar, synthesizers, mga ganon, vocals. Then pumasok tong Depeche Mode na totally different yung approach. Puro talagang electronic lahat and everything. Parang bang, you know. But, you know, 20, 30 years after, they really made their music and their mark in the music industry. Natatandaan ko yun, Charlie. I remember reading in a magazine nung 80s. Ewan ko, Sweet Label. Hindi ko alam kung naabutan yung Depeche Mode. No. Pero at that time, anyway, yun. At that time, parang, ano kasi, parang, uso nung 80s is parang, natawag dito, new wave, no? New wave. So, conventional band siya itap yun. May ano. So, there, meron lang talagang ano sila, sound na unique sa kanila eh. So, medyo simple ng konti. Medyo parang pop. Minsan may halong punk ng konti, no? Tapos, nung sinasabi ni Charlie na nag-release si Depeche Mode ng parang nag-introduce ng electronic element sa kanta, parang happy yung fans nila eh. Parang there are some fans na parang, hindi, nagbago na kayo, parang hindi na kayo dati, parang napunta na kayo sa realm ng disco, ganun. So, kumbaga, every time na nagkakaroon ng bagong ganun, parang nahahati yung crowd, or minsan may siguro iba't ibang preference. But now, parang widely accepted na yun eh, na parang electronic sound is parang part na halos ng you can incorporate it to almost any genre. Siyempre, depende rin sa pagkaka latag mo or pagkaka combine mo. So, but I think when I hear you guys, you did it well na sa style ninyo na gusto, no? But then, sige, let's go to your influences. Sino mga nag-influence sa inyo? Ayan, so sa akin naman po, kasi binang Pilipino, syempre OPM. Ayan, pero ayan nga, patulad nga po ng naririnig natin sa OPM ngayon, talagang napaka-open na rin ng ibang banda ngayon eh. Diba? Kung makapansin nyo po, dati pure band, pure rock, ganyan, hindi rock, punk, mabigat, or magre-reggae tulad ng Brahman Revival, mga ganun, diba? Pero ngayon, tulad yan, lumabas sila Four of Spades, lumabas sila Unique. Ano pa mga klase ng bands ngayon na talagang, andun yun, electronic vibes. Andun yung EDM vibes pa rin, di ba? Hindi man pure EDM, pero nag-mimix, nag-experiment. So, even before ng 90s, even before ng 90s eh, of course, Eraserheads, di ba? Isa sa mga parang sikat na banda natin. Siyempre, nung start ng mga unang mga albums, parang straight band sila eh, straight full band setup. Pero yung siguro mga third album, yung mga and beyond, nakikita mo na nag-experiment na sila eh, together with other bands, no? I think River Maya din and other, ano, like Sugar Free, gumamit na rin ng ano eh, hindi man maraming kanta, pero meron silang mga sinubukan na isa or dalawang kanta na nag-incorporate din ng electronic.
Sige. Go. Influence. Sa akin naman po, yung influence ko sa pagpo-produce ng song, especially medyo ako yung pinaka-hands-on sa amin in producing our songs. Yung mga Korean producers po, like yung mga boy groups sa Korean, like BTS, girl group like Blackpink, Twice. Kasi before po, after ko po magpanda-panda, na-importin ako sa pag-DJ. So, na-appreciate ko na talent din pala talaga yung paggawa ng music na dance music, EDM music, kung gano'n siya kahirap. Kung gano'ng kahirap gumawa ng kanta as a band, gano'n din kahirap gumawa ng kanta as DJ and as producer. So mainly po ngayon talaga, as of the moment, isa sa mga inspiration ko is mga Korean groups sa Korea. Okay. Sige, sige. Oh. Okay, next. So ano, isa pa po sa nag-inspire po sa amin is Japanese music po. Go synchronization. Mga anime po actually. Okay. Hindi naman J, ano, Japanese metal to, baby metal ka na. Yung medyo baby metal yung po. So, before po kami na po, yun po yung gusto namin po natin. Okay. So, sino sa inyo ang ano, nag-isip na mag-piece tayo ng ganito? Colorful, ganito, presentable. Kaninong idea yun? Yung outfits yan, yung sa mga aesthetic po namin. So, galing po talaga sa management po namin. Okay. Idea sa mga fashion preference namin. Like ako po, black pa din. Nandun pa rin yung rock. Okay. Sige. So, next question would be, yung pinaka-memorable performance ninyo sa banda? Sige. Okay, sige. Ako na po mauna. Sige, ayan. PJ. Yung most memorable performance po, hindi ko po alam kung nakakatawa ba to o ano. Pero epic po to para sa akin. Ayan. Kasi nasa tabi po, di ba, magkakasama nga po kami. Ayan. Nagigest po na debut ayan, sa mga events. Then, one time, yung isa sa mga debut na napuntahan po namin, nangyari, at nangyayari naman kasi talaga to, di ba? Nakalimutan ko yung lyrics. Ang tagal na moment sa akin yan. Tapos, ang tagal magamit siguro, halos 20 minutes, pero intro lang si Label May. Tapos ako nakatuyo lang sa gitna. Tapos yung mga glory bones. Ayun, nakatawa nga lang sila sa akin. Pero, ayun, sa yung pinakahuling part naman, nabigay pa rin namin yung gusto ng audience namin. Yeah. Next. Okay. Sa akin naman po yung sa tingin pong the most memorable performance po namin is yung nag-perform po kami sa isang benefit mini concert po. Ayan, kasi po sa akin po nakakatawa po kasi ang saya po sa love na magamit po natin yung music para makatulong sa iba. Diba? Hindi lang tayo nag-enjoy sa music pero nagamit pa natin to para makatulong sa iba. Ayun, tsaka po kasi yung event po na yun is ano 80s theme. Kaya po yung a lot of 80s songs po. And plus po yung aesthetic po nung namin po. Yun. Parang doon kami na ano 80s na 80s kami nun. Kaya yun. Lumabas din yung creativeness sa outfit, hindi lang po sa music. Birthday 80s. Okay. Mix. Sa akin naman po, yung one of the most memorable performance is yung first time namin na nag-perform as parang EDM setup. Kasi commonly, nag-perform kami sa mga gig na naka-acoustic guitar, beatbox, or nag-perform kami na ang gamit namin is yung DJ controller sa kamipi. Hindi ko po yung nakakalimutan kasi parang ito yung naging spark para ipanganak yung sweet label kami. So, ano, yung favorite na performance natin is yung katulad din ng Kuya Myron. Kuya, si Specific Label May, ano po siya. So, nakita po namin na even digital po yung ginamit ng music, nandun pa rin po yung saya ng tao. Kaya yun po yung nagpupusta namin para magpatuloy. Yes, okay, thank you.
Charlie, do you have any questions? Well, ako, siguro yung question ko mamaya na for the next segment. Mm-hmm. And my question would be quite obvious. Why, what's the story behind the name of the band, Sweet Label? You could have named it in any other way, but okay. Sa kanyo na yan i-kwento sa amin yung story about that. So, yung next level po, actually, dalawa yung meaning niya. Kasi yung Sweet Label, ito yung naisip naming funny punchline talaga. Yung Sweet Label is para sa mga sweet pero walang label. okay. But no label. So yung next level, yung love story na part niya is something like that. So parang si boy or si girl, gusto niya na i-next level eh, yung parang relationship nila para magano na tayo. Tara, tayo na. So next level. And aside from that, yung other meaning niya is for the OPM. Kasi actually this song, parang letter siya for every artist na parang natatakot mag-try ng something new or mag-experiment sa music nila. So parang invitation letter siya for every artist na Pilipino na itry natin in next level or gumawa tayo ng mga kanta na out of the box. Kasi why not? Kasi sobrang daming talented na artists, producers, and we believe na kailangan lang natin mag encourage sa isa't isa para makita natin yung next level pa na binivision din namin for the OPM. Yan po. Thank you po. Tama. Charlie? Okay. Bago ko itanong yung aking final question for them, no? I like to... Guys, kasi maraming nanonood sa inyo, maraming nagko-comment. Gusto ko lang malaman kung sino-sino itong mga nagko-comment sa inyo. Just, you know, okay lang kung sagutin nyo kami o hindi. Pero, kagaya na ito, for example, si... Miss Marielle Luching. Sino siya? Tinrain ko siya mag-guitar. Ah, okay. Oh, ito naman si Miss Marilyn Ramirez. Ayan, family po. Tapos aside po sa mga nagko-comment, nagpapasalamat po kami sa mga sumusuporta kasi po meron ng maliit na fan base from Davao po na nagsusupport sa amin and we call them po as sweethearts. So, hi po sweethearts and thank you po sa pananood sa support. Okay, I mean, some of the band members ba are based in Davao or came from Davao? No po, hindi po. Ah, okay. Paano nag-start yung ngayon pala? Nakaka-appreciate po talaga na may mga fanbase na galing po sa Davao. So, napakalayo po na. Malayo po yung Davao. Pero yung fanbase niyo from Davao, is it because nag-tour kayo doon before or meron... Natural po eh. Kasi napapakinggan lang talaga nila yung songs namin eh. Talagang sobrang nakakatawa. Sobrang na-appreciate po namin na... hindi namin in-expect na mga taga-Davao pa yung maka-appreciate yung susuporta tapos gumawa pa ng fans club sobrang nakakatawa po talaga kasi there are other sa mga provinces minsan magugulat ka kasi syempre dito within Manila no syempre dito tayo madalas especially pero ang isa, work ko kasi is sales, no? So nung habang nagtatrabaho na sales work, field work, I had the opportunity to go to other places, other provinces. So after work, pag medyo gabi na, naghahanap ako ng bar na may naririnig akong music instruments. So may maingay ganyan. So normally yun yung hinahanap ko eh. Tapos magugulat ka sa probinsya, maraming parang music communities or mga community ng mga banda na active din. Parang nandito rin. Parang may community ng musicians sa UC, sa Marikina, sa Paranaque, so parang ganun din. And ang ganda sa provinces. Halimbawa, from Manila, bumisita ka sa kanila no, para tumugtog. In my opinion lang, siguro from experience, siguro mas warm yung pagtanggap nila. I mean, mas open sila to hear your music na binisita mo sila doon. So, yun yung isa sa mga magandang experience ko when it comes to parang reception ng audiences from the provinces. Yan. Yan. Okay. My question for RV, no? So, what is in store for the band this year?
2021, ano ang mga pinaplano ng banda given na, you know, hindi pa rin naman tayo makakapag-perform fully, pero medyo siguro gumaganda na ng konti yung situation ng pandemic natin. What is the band's plan for 2021? So the band's plans for 2021 is siyempre po matapos po natin yung album na currently na nakakalahati na po and ginagawa para sana po matapos na po sa soon as possible para rin po makapag-release. Mapag-gig na rin po sana. Kasi na-cancel po lahat eh. Okay. Just a side comment, no? Probably hindi nyo, baka hindi nyo lang na-miss out nyo kanina. We have NAPALM R. Basically, it's a, we dedicate that 1 hour or actually 2 hours siya every day through V81 Radio mobile app. Pag dinownload nyo, we play all NAPALM music, meaning alternative music. Walang mainstream doon sa 2 hours na yun every day, Mondays to Fridays. Since you officially became our guest and you submitted your songs, ilalagay namin yung tatlo nyong kanta na sinubmit sa amin in our pool of NAPALM our master list of songs. So kasama niyo yung mga nakikita niyo mga banda kanina, yung commercial na yun sila. For example, De Costa, Ingent, mga ganun. Kasama yung music niyo with them. So we can play those kind of music 2 hours every day, Mondays to Fridays through the V81 Radio mobile app. Thank you, sir. Thank you. So, siguro I have a question for all of you, no? Kasi I think this question is also important because isa kayo sa mga banda na may sabi nating genre na medyo hindi pa accepted or medyo bago pa lang. So I'd like to ask you guys, what can you advise yung mga nakikinig natin na younger artists or magsa-start pa lang magbumuo ng banda or magsa-start pa lang mag-pick up ng instruments or magsulat ng kanta? So what can you tell them to help them with yung choice nila sa music or career or band? So let's start with PJ na. Sa akin kasi when it comes to music, dapat talagang nandun yung passion mo. Kasi yung, for example, sa ibang bagay, diba? Sa lahat ng bagay pala, diba? Pag wala yung passion mo, hindi mo naman magagawa yan talaga. Hindi mo paglalaanan ng orasan, hindi mo pagpapagitan yan, diba? Pero once naman nandun yung passion mo, nandun yung obligation mo, diba? Kahit sino siguro humarang sa'yo, diba? Kahit pagod ka or kahit galing ka sa work, diba? Gagawa mo ng time, di ba? Gagawin mo ng paraan para gumawa ng kanta, di ba? Mag-export ng something new, di ba? So, para sa mga bands na nagsisimula, sa mga fans na sumusuporta sa amin, na tuloy lang, yun, hanggat kaya, tsaka dapat alam din natin yung priorities natin na hindi yung isang part ng buhay natin ay iwan na tapos napupunta lang sa puro passion. So, dapat equal, di ba? Dapat balance sa lahat ng bagay. Ayun lang po. Okay. Next, we have Mai. Sino ba? Sino? Mai. Oh. Sa akin naman po, siguro yung masishare ko, kapag may passion ka, dapat maglalaan ka rin ng time for it. Kasi hindi sapat na may passion ka lang eh. So, my main advice po, instead of practicing na, for example, 4 hours ka na to full gas practice ng Sunday, try to practice every day at least 30 minutes. Kasi iba yung araw-araw mong ginagawa yung skill mo. Iba yung araw-araw na pinapractice mo siya. Parang yung ginagawa sa training namin, hindi man sobrang tagal that time, pero at least 1 hour or 1.5 hour, kailangan talaga makapag-report kami na nakapag-practice kami daily. And it helps para mas ma-master mo pa kung ano yung gusto mong master. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.